ay bahagi pa rin ng Antwerp. At syempre, nandun pa rin siya sa bansang medyo. Itong Grote Markt na to, ito yung kauna-unahang pilihan sa labas ng medieval city. So kung titignan natin, kung ikukumpara natin to sa Pilipinas, para itong yung Intramuros, para siyang Intramuros, tapos sa labas ng Intramuros, nagkaroon ng malaking pamilihan. So makikita natin kung ano ngayon ang itsura ng Grote Markt. Ano natin masasabi na ito ay talagang kinilala bilang isa sa mga sophisticated and extravagant place dito sa Antwerp. So let's go. Alam niyo ba na ilang hakbang lang mula doon sa Grote Markt, actually, bahagi pa rin doon ng Grote Markt kasi na pamilihan. So kalakalan, magdadaan mula doon sa iba't ibang bansa mula dito sa port na to, yung mga kalakal, papunta doon sa Grote Markt. Diba? Ilang hakbang lang, makikita na natin yung river na to. Ang flow ng tubig nito ay punta sa France. O kung tatalon tayo dito, matatagpuan na lang tayo sa France kasi flowing northern part of France. Napakaganda niyang lugar. Napakaganda niyang river. So, makikita ninyo, meron ditong port. Sakaya ng tao. Mapapansin niyo, may sakayan dyan ng barko. Yung mga tao, actually, ano, hindi pala yung barko, boat pala yan. Sumasakay yung mga tao. May tourism din dyan, ibig sabihin pasyalan. Pinapasyal ng mga barko yung mga tao, paikot dito sa Antwerp. So napakaganda. Pero one time, kasi ilang port to, pwede natin isa-isahin puntahan. Ngayon, pinakikita ko lang siya para makita ninyo kung bakit itong Grote Markt ay naging pamilihan. Kasi ilang hakbang lang, ayan na siya, ito na yung port, ito na yung babaan ng mga kalakal. Matatanaw natin, mula dito sa park na to, ay yung tinatawag na Grote Markt. Analyze lang muna natin yung makikita natin dyan from here kasi nasa taas tayo, nasa high place tayo mula dito sa port. Itong lugar na to, halos 1300 pa lang, buhay na siya. Pero nakilala siya, ginawa ito talagang pamilihan na to 1500 kung hindi tayo nagkakamali. So analyze natin, no? Ang establishment dito, kung nakikita ninyo, ilang mga part dito, lalo na yung simbahan na yon, yun yung tinatawag na Our Lady Cathedral, 1300 pa lang nandyan na siya. Makikita mo talaga na 1300 pa lang nandyan na siya dahil medieval age noon, di ba? So most likely, yung mga building doon, mga may gothic, parang magkikita mo gothic style. So makikita mo talaga gothic siya, bakit kanyan yung mga arko nung bubong niya talagang curve talaga na patusok, usually yan. Yung mga Disney, alam niyo yung logo ng Disney, gothic style yon. Pero itong nasa harapan, ayan, makikita mo na ano na siya, Renaissance period na siya ginawa. So it's around 1600, no? Renaissance period na siya. Kasi makikita niyo yung influence ng Baroque style. No? So yung Baroque style na curve. Makikita niyo dito, ayan, yung mga nude paint, yung mga nude structure, mga statue, marami dyan. So, nakapaligid siya dyan. So, makikita niyo na ito ay may influence ng Renaissance period. So, makikita pa natin, dito banda, sa kabila, medyo malayo ng konti ah, pero okay lang yan, matatanaw natin yan. Makikita natin, no, marami kasing castle dito, tsaka establishment na talaga mapapansin natin na panahon pa talaga nung 1500, no. Alam nyo, isa pang influence ng Gothic, yung uri ng bato, most likely, medyo dark siya. So, nakikita nyo mga pointed yung mga ano niya, so mga gothic style yan. So makikita nyo na from influence siya from 1500 pa, sa medieval age pa siya. So lumalabas na dahil sa sobrang tagal na nitong lugar na to, makikita mo na influence na siya yung establishment dito nung pangalawan ng medieval at saka ng Renaissance. Thank you.
nandito na tayo. Malakad na tayo sa gitna. Actually, papunta tayo ng gitna ng Grote Markt. So, yung Grote, ibig sabihin nun, great, big, big market, parang ganon. Actually, nang ibig sabihin nga, big market ang ibig sabihin ng Grote Markt. Mamaya, makikita natin dito na yung mga structure na establishment dito, talagang noong pang panahon, no? So, along this side, nakikita nyo yung mga influence ng Baroque style. Typically, ito sa Europe, parang usual lang to. Pero syempre, at tayo mga Asyano, medyo para sa atin, ay naku, para tayong nasa sinaunang panahon. But this thing is just usual for them. Kasi syempre, nakamulatan na nila to. Ganito talaga dito, wala tayong magagawa. At ang nakikita nyo parang malaking kahon na cover. Ito yung sitahon nila. Dapat pupunta tayo dito, but unfortunately, it's still under construction. Alam ko bukas siya, but hindi kasi natin makikita yung pinaka-structure ng City Hall. Napakaganda kasi it was built during 1500. Kapalit dapat ito ng City Hall na nandoon sa medieval city. This one, alam ko this one matutuwa kayo, grabe. Kasi napakaganda nitong structure na to. Ito, structure na to na simulan pa to ng 1500. Ayan. So yan, napakaganda niya. Sinasabi nila na itong structure na to ay yung tinatawag na guild. Yung guild, no? So sinasabi nila na yung guild daw ay influenced pa from Roman, the Roman merchant, yung mga negosyante. So may mga samahan daw na voluntary member sila ng isang samahan na yon na nag-i-influence sila ng ganitong klaseng structure. So, kaya ito, nadala dito. Kaya alam nyo, nung nasa Italy din ako, there's so many places na katulad din ito, lalo na sa Venice, tsaka sa Verona. Meron din mga ganito. So, it is, this one is guilt. Kaya siya, tinawag na guilt. Kasi kung mapapasin nyo, yung structure niya, especially ito, yan o, tingnan nyo yung colon. Straight, di ba? Makikita nyo from there, very visible yung colon design. Ito yung structure na to. Basically, sinasabi nila na most likely na ilagay ito noong 1500. Marami dito na establishment na parang influence din talaga ng mga Roman kasi marami dito na mga Italian. Italian resto, Italian bar. So yan, maraming influence ng Roman. So, ayan, marami silang nagawa din dito. So, yung mga negosyante from Roman times, sila yung nag-influence sa Europe na magkaroon ng klaseng ganyang klaseng design. So, it's very beautiful, no? So, kung napanood niya yung Dog of Flanders, sinasabi nila na ito yung pamilihan na pinupuntahan nila. It is 7 kilometers away from doon sa lugar na bahay nila Nilo. So, ito yun. Tapos malapit dito yung simbahan. Ito yung simbahan, oh. Ayan. Yung Our Lady. Ngayon, nasa harapan natin yung City Hall ng Antwerp. So, kung makikita natin, sarado siya ngayon. Actually, under construction siya. Ang dami kong na-research sa kanya. Kaya lang, dapat kasi papasok tayo dyan sa loob. Dahil action, marami kasing magandang sinasabi dyan. So, maganda. Marami sinasabing magandang makikita dyan sa loob ng City Hall. So, unfortunately, sarado siya. Hindi naman siya totaling sarado, but it's not good for tourism kasi nga, pandemic yun. At the same time, ginagawa siya yan. Ginagawa yan. Painting lang yan nasa harapan natin, but it looks the same kung makikita natin dating tsurang na ganyan siya. So, ngayon, nandito na tayo sa gitna ng Grote Markt. Eto dati, etong paligid na to, ayon dating Grote Markt. So, kung sino man yung nakapanood na ng Dog of Flanders, binanggit to nung author nun doon sa palabas na yon. I mean, actually sa libro niya, sa libro na yon o doon sa palabas sa ginawa ng Japan, eto yung tinutukoy doon na pamilihan na pinupuntahan nila Nilo. Eto, yung pinagmamalaki ng mga disenyo dito sa loob ng Grote Markt. Ito yung
living, ano, tama ba yan? Masasabi natin, living art dito. Buhay na art sa loob ng Grote Markt. Magkikita ninyo, kung mapapasin ninyo, ang structure nito, ng mga buildings na to, kung mapapasin ninyo, itong establishment na to, kung mapapasin ninyo, tinatawag to na guild. So basically, yung mga guild establishment, meron siyang colon, no? May colon siya. Ang tinatawag na colon, ito, yung, alam niyo yung, ayan o, mga colon, ayan, mga colon. So from up there, mula dun sa taas, hanggang dun, pababa. So, iba-iba lang siya ng, iba-iba lang siya ng disenyo, pero they are all haba colon. Lahat sila may mga colon. And, ito yung tinatawag na guild. So, ang guild daw, ang sabi nila, ito daw inumpluensya ng mga merchant ng Roman, ng mga Romano. So, noon daw sabi nila, may mga samahan ng mga mangangalakal sa Roma na ang aim nila ay i-influence mga tao o yung mga ilang bansa tungkol dito sa guild art, sa guild structure o sa paggawa ng guild, o yung mga column style. Kaya nga nung nasa Italy ako, actually maraming ganito. Maraming ganito. And actually you will observe dito sa loob ng tinatawag na Grote Markt ay yung impluwensya ng Roma, kasi napakaraming Italian dito. I mean, ang daming Italian restaurant, cafe, at saka pub, no? Mga bar. So makikita mo na marami silang impluwensya ng Roma. So ito, sample, ito na lang yung sample na noon pa, ito na itatag to noong 1500 pa. So medieval area pa, era pa noon, no? Sa gitna nitong Grote Markt, merong malaking statue, no? Actually, di naman siya bawal lapitan. Siguro hawakan lang pa yung gitna ng Grote Markt. So, noon pa, alam nyo kung mapabasa nyo, hindi ko alam wala kasing nakalagay kung kailan to nagawa. But then, kung titignan natin yung structure nitong, kasi nasa gitna ito ng City Hall ng Antwerp, no? Van August Notibon. Notibons. So, 1887 siya ginawa. In another vlog siguro, pwede natin expose pa kung ano yung importance ng statue na yan, tsaka ano ba yung history niyan. Ayan, very happy tayo kasi ngayong araw na to, napakita natin kung ano yung Grote Markt, nakarating tayo dito. Actually, napakadali naman itong puntahan. Sobrang kilala nitong lugar na to. Hindi kayo maliligaw. Mag-enjoy lang kayo kasi from here, pwede kayo mag-bus. From Central Station, pwede kayo mag-bus, mag-tren, mag-tram. Either mag-taxi kung tinatamad kayo maghintay. But then, easy to access itong lugar na to. Hindi to mahirap hanapin. Kasi sobrang kilala nitong lugar na to. Talagang puntahan to ng mga tao na talagang gustong mag-tour dito sa Antwerp. So sa ngayon, babay muna para susunod natin mga video ulit.